In this video, samahan nyo naman ako gumawa ng homemade burger steak. Another ulam serya na naman tayo mga mare for today's beef. Ang mga anak ko ang paborito ang burger steak. Yan naman, naisipan ko maggawa ng recipe na magugustuhan ng anak ko at hindi kami lagi sa fast food to go order. Hiling lang ako ng chicken at saka pork, pinaghalo ko siya, tapos nag-add lang ako dyan ng black pepper, lagay ako ng salt, seasoning granules, tapos sibuyas, bawang, durugin lang natin siya. Naglagay ako ng breadcrumbs, celery, at egg. Yan, mix lang natin siya para mag-combine yung ingredients. Yan, nag-add naman ako ng chili flakes at paprika powder. Tapos, mix lang natin ulit. 1 kilo itong giniling na combination ng pork at saka chicken. Hinati ko lang siya sa dalawa. Yung isa may konting sipa at yung isa wala. Nako, si Enzo yung nakakain ng medyo may konting anghang. Kasi paborito niya yung crispy chicken fillet ng fast food. Ako magluto, bali nagpainit lang ako ng mantika. Tapos, itong giniling na na-mix ko na, binilog-bilog ko lang siya. Yan. So, korte lang natin siya na talagang parang burger steak. And guys, so ganito yung tsura niya kapag yung bago mo lang na ipiprito, yung hindi pa siya na frozen. Ito yung second batch na frozen na to. Yes, gawa na tayo ng gravy. Ang available na mushroom ko dito yung whole, kaya ito, chop ko muna. So at tapos ko na iprito yung burger steak. Huwag natin siya masyado tustahin para juicy pa rin siya. Add tayo ng butter. Bali, kalahati ito ng salted butter. Nag-add ako dyan ng all-purpose flour. Tapos yung water na nilagay ko, yun yung water ng mushroom. Mas masarap siya at mas malasa. Then add ako ng Knorr liquid seasoning, ng soy sauce at ground black pepper. Tapos mix lang natin siya ulit para mag-combine siya ulit. So after natin ma-mix, pwede na natin ilagay yung ating mushroom. Yan. So mix lang natin ulit para mag-combine sa gravy, sa sauce niya. Yan, medyo malapot siya kaya nag-add ako ng half cup ng water. Beef cube. Yan, additional sa pampalasa. Yan, plating na tayo. Hindi po ako galit. Yan, piliin niyo yung part na Thai part. Medyo may taba po. Tapos yung sa pork, kasing part naman yung pinili ko na medyo may konting taba din para yung burger steak ko natin, sobrang juicy niya. Tapos wag dati talaga siyang i-overcook. Yan, naglagay lang ako ng gravy sa ibabaw. Mukha naman talaga siyang burger steak na. At eto na nga yung homemade nating burger steak with special gravy sauce. Pagsain kayo ng marami dahil nabiting kami sa rice. Nagustuhan naman to ng aking anak na si Enzo dahil medyo may konting anghang nga siya. Tapos syempre, titikman natin to. Hindi ako masyado sa pork pero may halo naman siyang chicken, so titikman natin to. Ito yung exciting part ng pagluluto. Tikiman time. Yan, sobrang juicy niya. Tapos yung gravy, sakto lang yung lapot niya. Yan, so kain po tayo. Second batch ng ginawa ko, ito yung may chili flakes at paprika powder. Gusto ko lagi sa kinakain, merong konting sipa. Nga lang, napaparami ang kain ko. Lalo na pag ganito na maanghang. Kagaya na talaga kumain kapag maanghang. Pasado naman sa akin dahil ako ang nagluto nito. Sa mga may kids na katulad ko at mahilig sa burger steak, doon na rin po kayo para hindi na natin kailangan mag-order sa labas. Thank you for watching!